Hi, kaibigan. Ito naman po ang kaibigan sa YouTube TV. Basta mga pre, magandang araw sa inyo lahat. Meron po akong vlog sa inyo ngayon tungkol sa aking pag-alis. Ang araw na aking pag-alis nung nag-emigrant ako papunta rito sa US. Ayan po ang vlog ko sa araw na ito para po sa inyo lahat. Para sa mga mag-emigrate sa US na nakatakdang paalis. Mabuhay kayo lahat. Hi, dito naman po ulit ako. 2009, August 28, 2009. Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Yun ang araw ng aking pag-alis papunta sa aking anak sa San Diego. Napakasaya ko sa araw na yon, pati na ang aking pamilya. Doon po kami nakatira sa may LRT, malapit lang sa domestic. Nag-tricycle lang kami, doon kami dumaan sa may likod, sa may Don Carlos Village. Paglabas mo doon, yun, tuloy na ng Nicholas yun. Doon na kami kumuha ng taxi kasi ayaw kaming payagan na mag-tricycle papunta sa loob ng NAIA. Hanggang sa may NAIA departure pala. So, doon kami nakakuha ng taxi. So, nagmamadali kami dahil mga 3 hours, marami pasahero eh. So, pagdating namin sa airport, ay yun, nakapila na yung mga pasahero sa kanya-kanyang mga respective airlines. So, ganun din ang ginawa ko. Pagdating doon, nag-check-in agad ako para makalabas pa kung may pagkakataon. Kasi, iti-treat ko muna yung pamilya ko. Siyempre, may Jollibee roon, may konting snack habang nagkikwentuhan kami, habang wala pa ang oras ng pag-alis. So, tapos namin mag-snack sa Jollibee. Doon kami sa ano eh, sa Philippine Airlines sa NAIA 2 ba yun? Basta doon sa lugar na yon. At maya-maya lamang ay nagpaalam na ako sa kanila. Masaya ang lahat, pero sa akin siyempre sa loob-loob ko malungkot ako siyempre. Pero hindi ko pinalata sa pamilya ko at malalayo ako sa kanila ng matagal-tagal din naman panahon. Isa pa, inisip ko na para lang din naman ito sa amin. Kahit lumayo ako sa kanila, dahil retired na ako, katulad nung pagpunta ko rito sa States nga, yun ang dahilan, pakahanap ng trabaho, kasi nag-caregiver muna ako eh. Nag-aaral ako ng caregiver ko, tapos ko mag-chef sa barko, tapos mag-chief cook, nag-aaral ako ng isang taon. Parang prepared ko na para pagdating dito sa States, meron akong trabaho. Yun po ang ginawa ko. So, nung nagpaalaman na kami, pinasakay ko na sila ng taxi pabalik sa bahay. Total, malapit lang naman kami. Yun, dumiretso na ako. Sa immigration, pinatatakan ko na ang passport ko. Tapos, dire-diretso na ako sa loob, dun sa lounge. Papunta na dun sa lounge ng Philippine Airlines. Habang papunta ako doon, ang dami mga tindahan sa magkabila naman doon. May mga snackan doon, may restaurant, may mga cafe. Ganyan po sa airport. Di, pagdating na doon sa lounge, nandun yung final inspection. Nandun yung mga popsicum ba yun? Nakabarong mga babae, mga tsaka mga lalaki para sa hand carry. Ayun, tapos nung inspection, baba na ako doon sa lounge ng gate kung saan kami naroon. Ang style naman sa NAIA, bawat gate ng aeroplano may bakod naman yan, may salamin, doon ka sa loob. Para pagdating ng oras ng boarding na, ang boarding yata is 45 minutes to 30 minutes. Kailangan na doon na kayo sa baba eh, para nakahanda na kayo. Kasi pag maraming pasahero, dire-diretso na yun. Una muna yung mga first class, ganyan. Tapos ulit na yung mga economy. Ganyan po sa airport.
Ang bibigay sa ang boarding pass na lang hahawakan niyo pagdating doon. Meron pang checkpoint doon eh bago pumasok ng eroplano. Bibigyan na kayo ng ano yung passport niyo titingnan tapos yung boarding pass niyo dadala-dala na inisyo ng airport. Yan pa lang boarding pass ko. Nakuha ko yung pagpasok ko ng airport. Kasama na doon yung terminal fee sa binayaran ng anak ko sa flight. Kasi may ganun pala pag nagbook ka sa online, kasama na pati ang terminal fee. Kaya hindi na ako nabahala pumunta ng magbayad ng terminal fee. Dire-diretso na ako pagkagaling sa immigration, dire-diretso na ako pupunta sa airlines. At hindi na naman ako OFW. Yung mga OFW, siyempre may OWA, tatatakan yung kanilang mga passports, yung masbook, ganyan. Pati yung mga land base, ganun, proseso, bago immigration, bago diretso sa kanilang respective na airlines, ganun po ang nangyari. So, nandun na ako sa loob ng boot, papunta na ng aeroplano. Parang iba pakiramdam ko, parang akong nalulungkot. Pero, tinis ko lang kasi excited ako siguro lang, ganun. O kaya pagod lang siguro ako. Masasaya naman yung mga kasama ko, yung mga papunta dito sa States, mga balikbayan, nakikita mo sa kanila, may mga pasalubong sila, iba may mga walis tambong, may mga kung ano, mga gawa sa ating mga sa Pilipinas, ganyan. Dandong na kami sa loob ng aeroplano, kanya-kanya nang hanap ng seat number. Tapos yung baggage mo, hand carry, kung wala na sa itaas, ilalagay mo sa ilalim ng upuan ng nasa unahan mo, kung saan ka na nakaupo. Halimbawa, ganito, dito ka nakaupo, yung nasa unahan mo, yung kanyang silya, may puwang dito sa likod. Doon ilalagay yung baggage, mga hand carry bags, mga shoulder bags, kasya doon. Yun, sa pagkatapos sabi ng stewardess, yung lahat nakasakay na, nakaupo na, ready for takeoff na, passenger seatbelt. Dati, in-inspection nila yung mga, para sa sasakyan sa kotse, kung yung seatbelt ko naka-buckle up. Kailangan naka-buckle up kasi patas aeroplano ganun eh. Kailangan naka-buckle up ka nun, at saka naka-high position yung silya mo naka ganun. Ganun. Ganun po. So, papataas na kami. Sumagi sa isip ko yung unang-unang sakay ko ng aeroplano. Noong 1977, sa career, Philippines. Unang-una talaga sakay ko ng aeroplano, hindi ko malilimutan. Pag ganon, tapos ng take-off, ganon na, magsisilbi na sila ngayon ng mga snacks. May mga juice, tinitingnan ko kasi nagdadaan yung mga stewardess. Una, tapos ganyan eh. Buka sa likod yung iba. Tapos babalik sila. Juice, mga soft drinks, mga dilata, tapos may mga beer. Yun eh, pag bago kumain, sinisilbi yun. So, tanong sa akin, sir, good afternoon, sir. Ano? Mga ganon. What do you like? What drinks do you like? Soft drinks, ganito, ganyan, ganyan, tubig, yung... May water pa, may mineral water. Tingin-tingin ko na ako sa mga nasa tabi. Lahat sila humihingi. Eh siyempre, bago lang ako eh. Tsaka, ang pera ko nga pala noon, $20 lang. Pocket money natira sa akin. Kaya parang kabado ako. Baka mahal doon sa loob ng aeroplano. So, sabi ko na sa stewardess, pagtingin ko lahat naman mag-order pati yung mga kasama ko eh. Order na lang ako ng orange juice. Yun lang, inanong ko orange juice. Tapos maya-maya, silbi na yung pagkain. Masarap pala ang pagkain sa aeroplano. Yung isang ganyan, parang sa restaurant, yung box pack. May main course, may gulay, may kanin, ganyan. Tapos mayroon pang tinapay, may mga keso, may mga... kung ano-anong mga ano ron. Tapos aalukin ka pa ng drinks ulit kung gusto mo mag-beer. Ganun. International flights, libre lahat eh. Lalo sa Thai Airlines. Ako, napakasarap sa mga yun doon. Pagka mahaba ang biyahe papuntang Europe, lahat
Nung drinks na gusto mong inumin sa gabi, lalo kasi may sinihan, may sini. Bubuksan nila ang sini sa gabi, yung nasa may harapan. Doon. Tapos pwede kang humingi ng drinks habang nanonood. Sa madaling araw, pagising ng iba, nangingisi lang ng mga suba, ng mga snack. Noong araw eh, mga 1970s, wala pang suba eh. Mga 1980s na yung mayigit eh. Yung paggising ng pasahero sa madaling araw, hihingi ng snack, yun. Yung ramen ang bibigay sa nila, yung lalagay mo lang ng tubig, yun yung doon. So, tapos na, fast forward na natin, tapos na yung hapunan. Tapos na yung papahinga na kami, bukas lang yung sini, tapos pinasara yung mga bintana, yung mga kurtina sa bintana para siyempre hindi maninag yung loob ng eroplano kasi may sini at saka gabi na eh. Bakit itong kasama ko yung bag niya nakalagay, magkatabi kami. Maliit lang yung bag niya eh. Tapos may tapat na pala kami ng Guam. Ay yung lugar na yun, turbulence. Kakalog ang eroplano, papanik tapos kakalog. Ay bababa, kakalog, gano'n. Sabi nung captain, this is captain, your captain speaking. We're encountering turbulence. Fasten your seatbelt, stay seated. Eh, gano'n sinabi. Di, nag-seatbelt agad kami, tapos, yun, nakaupo kami, walang tumayo. Ayan. Maya-maya, may nangangamoy na. Pag ano ko, nakita ko yung bag niya. Naka yung bag niya ay tumagilid ng ganyan bukas. Tapos yung bote ng parang Pepsi nakalitaw ng ganyan nung may umaagos. Naku, pagtingin ko bago bagoong balayan. Sabi ko sa iyo yan. Sabi niya, oo. Dali-dali siyang isinara yung bote. Tapos inano yung bag. Eh, dumadaan yung stewardess noon, yung panahon na yun, nung flight namin, hindi Philippine Airlines ang sasakyan namin eh. Kasi may mga puti eh. Hindi ko malala kung Delta Airlines o American Airlines. Kasi nitong seaman na ako, ang Delta Airlines, tuloy ng Korea muna, kasi sa States kami galing, nag-PO pa ako. Tapos, nung wala ng pasahero, diretso na naman nila, Delta Air. Doon ko na naging stewardess namin yung pamangkin ni Cardinal Sin. Tapos doon kami sa first class pinaupo. Bigay sa amin yung mga pagkain na hindi na nakaya ng mga first class passenger. Kasi wala na eh. Wala na passenger na galing ng Incheon, Korea, papunta ng Seoul, Korea, papuntang Manila eh. So, yun. Kaya alam na alam ko, dahil nung magsimula ako, laging ganun ang flight. Kung hindi States, Pilipinas, States, Europe, ganun. Pero nung unang sakay ko, ito ang experience namin. Ako, Amerikano, nasusuka-suka yung stewardess. Sabi, what's that? Sabi namin, ma'am, sorry, because of turbulence. Flip over. Oh, well, sabi. Tinignan, bagoong eh. Eh, buksan yung ilaw eh. Yung bagong balayan. Yung wala na isda. Ang baho pala niya pagka-close compartment. Ang ginawa niya, may vacuum siya. Vacuum na liit lang. Tapos may binuhos siya na binocue muna bas, may binuhos siya na pangrang disinfectant, yung sabon ba yun? Tapos binocue niya ulit, ganun. Tapos inispirahan niya ng disinfectant, mabango. Eh, maya-maya, wala na amoy. Yun ang karanasan namin, hindi mo nilimutan. Pag naalala ko yun, natawa na kami, natawa na nandun sa barko eh. Kasi galit na galit yung Amerikano, nagsukasuka. Nag-choke siya eh. Siyempre, puti yan eh. Yun ang fun part doon nung magkasakay kami. Punta kami ng LA. But this time, itong papunta ako sa anak ko, nung August 20, 2009, eh sa kami nag-landing sa San Francisco. Doon kami nag-clearing. Yung first port of entry namin, doon ko ay sinubmit yung packet 3 na bigyan ng US Embassy na binuksan doon. Wala naman tinanong iba. Yung address lang anak ko, puntahan ko, passport ko, kung anong gagawin ko. Sabi ko, ano na ako ng anak ko, yung petition
as immigrant. Tapos pinakita ko yung immigrant visa sa passport. Yun, tinignan. Tapos binigay ko sa nga. Yun lang tinignan. Tapos yun lang. Doon lang kami na natagalan. Kasi ang daming immigrant eh. Papunta kong saan-saan eh. Meron sa San Francisco. Ako papunta ko na lang sa San Diego. May connecting flight pa ako. So yun, pagkatapos noon, binigay ulit sa akin yung passport ko. Tapos tinuro ko yung boarding gate. Sabi, kailangan na, doon na kayo. Doon na kayo mag-standby sa may gate ng aeroplano. Papunta ng, lumipad na kami ng San Diego, mga siguro mga isang oras. Lumipad kami ng San Diego. Pagdating sa airport, nandun naman yung anak ko. Naghihintay na, kasama yung mister niya. Ang anak ko nga pala ay isang nurse. Tapos yung mister niya naman ay, dito niya nakilala na, US Navy naman. Pero para silang Pilipino. Yun, ang nag-drive na kami papunta na sa bahay na. Hanggang dyan na lang po, mga kaibigan. Sana po naibigan nyo ang sinir ko sa inyo. Ang vlog na ito ay para sa lahat ng mga immigrant at sa mga aspiring immigrant pa po. Huwag mo pa kayong mawala ng pag-asa, masaya rito at maganda. Maraming hanap buhay, maraming trabaho, huwag lang kayong mamimili. Talagang maganda po, talagang makakaipon kayo dito, lalo pag sa anak nyo kayo nakatira. Tapos eh, nagtatrabaho isa sa inyo, o maski dalawa kayo nagtatrabaho, wala silang maliit na bata. Kaya lang naman may naiwan sa bahay pagka may baby or mga batang mga toddler pa, mga elementary pa, grade 2, grade 3, grade 4, ganyan. Diyan lang naman may iiwan si Lola eh. Siya ang tingin sa mga bata, siyempre, tatrabaho ang lahat. Kailangan dito may trabaho eh. Kasi may hulugan kang kotse, yung bahay, hulugan, lahat po. Hulugan para sa atin din, yung subdivision. Kaya para po sa lahat, sana naibigan nyo. At sana po mag-subscribe kayo sa channel ko para naman updated kayo sa lahat ng vlog ko. Na lahat ng iba vlog ko sa inyo ay tungkol sa nangyari sa akin. Yung librong binigay sa akin, iisa-isahin ko yun, kikwento ko sa inyo. Para pagpunta po rito sa inyo, pagpunta ng immigrant, nung kayo o isa man sa inyo, ay hindi na matutulad sa akin na nakakabagot sa bahay. Alam niyo na kung paano ang gagawin. Ganun po noon, nababagot ako sa bahay lang ako, wala akong ginagawa eh. Pagkahatid ko ng mga bata sa school, ako na lang mag-isa sa bahay. Wala yung mister niya, nasa destino. Yung anak ko naman, pang-araw sa hospital. Ganun po nangyari. So, marami pong salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong kaibigan, si Gigi. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.